Guys, tignan nyo, oh, nag-vlog ako, hawak niyo yung kamay ko. Aww. Ikaw nga, humahawak ng kamay ko. What is up, guys? Okay, so for today, guys, isi-share ko na sa inyo kung ano nang update dito kay Kona. So yun, guys, finifilm ko yung day 1 to day 12. And ipapakita ko dyan, guys, kung ano yung changes ng kanyang puwerta. And ang napansin ko dito kay Kona is sobrang harot niya, sobrang likot. So yun, guys, feeling ko, mabango talaga yung regla kasi ano, kahit si Reese's, pinapatungan si Kona. Bakit ganon? Babae sila pareho. Reese's? No! Babae ka, diba? Tapos, ito si Macy, ayan, ano, hinihimod-himod niya yung chan ni Kona. And, lagi nilang inangat-ngat yung tenga ni, ano, ni Kona. Kona! And si Kona, guys, siya yung pinakamabigat sa kanilang tatlo. And ayan, hindi ko pa rin siya napapaturukan kasi medyo busy pa rin kami ni Love. Ayan, lalo ngayon, magbo-birthday na ako. Lagi kaming busy kasi madami kaming inaasikaso ni Jepoy. Tapos ayan, guys, sobrang haba na ulit ng buhok nila. And ito si Kona, nagbubuhol-buhol na yung ano niya, yung balahibo niya. Tapos... Tapos, guys, napansin ko dito kay Kona, iba yung amoy niya. Iba yung amoy kapag merong regla, ang baho. Ang baho ng, hindi naman sa balahibo, ganon. Sa may bandang baba, ang baho niya. Parang, basta kakaiba yung amoy. And, guys, kapag yung unang regla, eto kasi si Kona, unang regla niya ngayon. Kapag unang regla, guys, bawal pa silang ipastad. Alam ko, sa susunod na regla pa, kapag naka 1-year-old na sila, yung sa pangalawang regla na, doon na sila pwedeng magpastad or pwedeng mabuntes. So, ayan, madami nagtatanong kung bakit hindi ko pinapabuntes pa ulit yung mga aso ko, guys. Wala pa sa isip ko magpastad or ano, magkaroon ulit ng mga tuta. Kasi baka ma-attach na naman ako, baka mag-iwan ako ng panibago pang baby. Nahihirapan ako mag-alaga. Lalo ngayon, si Kona nakakalabas siya lagi ng gate namin. Sobrang na-stress kami kasi ano, tinatahulan niya yung mga aso, pati yung mga tao. Nakakalabas siya sa ilalim ng gate. Nakakalusot siya doon kasi siya lang yung kasha. Siya yung pinakamaliit. Ayan na si Reese's, guys. Wala akong balak pa munang ipabuntes sila kasi ayun nga, baka hindi ko pa maasikaso. And mahirap magpabalik-balik sa vet. Kasi kapag nanganak sila, ito sobrang tutok. Para ka talaga may sanggol. Every 3 hours mong papadedehin yung mga tuta. Kaya sa mga nagtatanong kung anong dog food yung pinapakain ko sa kanila, ito siya. Hindi kasi alam ni Jepo yung ano, kinalimutan niya. Kasi nag-iba na eh. Itatry-try kasi kami. Una, yung una, Beef Pro, Vitality. Nag-top breed. Maganda rin yung top breed. Pero ito kasi iba na to eh. Ito siya, guys. Yung itsura niya. Parang Beef Pro din siya. Ito kasi pang puppy, guys. Wait. Ayan siya. Ito is pang puppy. Alam ko na. Optimum. Ayun, guys. Naalala na. Kanina pa namin iniisap kung ano. Optimum? Ayun, guys. Optimum ang dog food nila ngayon. Isang pang puppy para kay Kona. And para kay Macy at saka kay Lises. Yung pang adult. So, ayan, guys. Day 1 ng regla siguro ni Kona ngayon kasi as in... Achinga-chinga-ching! Kasi, guys, ngayon ko lang siya nakita. Sakto naman, ginugupitan ko siya ng mga buhol sa balahibo niya. Tapos, nung may gugupitin ako banda dito, sabi ko, parang merong ano, parang merong brown. Oh my God, yung pala meron na siyang regla. Day 1 niya ngayon, guys. Wala pa kasi ako nakikita na mga kayat-kayat na regla dito sa sahig ko. So, ayun. Buti na lang nakita ko. Dalaga ng baby. So, yun, guys. Lagi ko kayong update. Yay! Ang cute-cute naman niya. Lumalakas na yung meds niya. Kona! Kona! So, yun yung itsura. Ayan o. Mas mamamaga pa yan, guys. Diba, baby?
grabe. Tingin naman ako ng ano? Tingin naman ako ng talaga kung ano. Ah, yung may tumulo. Diba? Ang lakas na. Day 4, malakas na. Tara, ayaw mo ko. Sobrang grabe, nagpapatungan sila ni Reese's. Tingin niya ako ng ano, ayan, mag-apa din siya, guys. Day 10! So, yan, mukha siyang bagong ligo, pero nginat-ngat yan yung ano, netong babaeng to. Sobrang grabe, sobrang magana ng kanyang ayun, magana siya guys, lalo sa personal. Grabe, gusto ko ng paliguan. Aching, aching, aching. May mga foam na ano, na color green kasi nginat-ngat ni Reese's. Aning, 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 kona, 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 kona. Diba? So, ayan, lagi sila nagpapatungan. So, ayan, lagi sila nagpapatungan. Nakikita sa live ko minsan. Nagpapatungan sila. Akala tuloy lalaki to si Reese's. No! D12! Oh my God! Grabe! Sobrang magana niya, guys. And nangingitim yung puwerta niya. And iba yung amoy niya, guys. Nicole, medyo malansa siya. Basta guys, iba yung amoy niya. Mabaho siya. Kona, kona! Kona, kona! Ayun guys, ito nga palang si Macy. May nangyari kay Macy nung ginurong ko siya. Na-mention ko na din yun sa inyo na meron something sa skin niya na parang sugat-sugat, ganon. Pero hindi siya sugat-sugat, guys. Mga after ilang days, nawala din siya nung ano, nung pinaliguan ko na. Pero ngayon, wala na siya. Kasi ewan ko kung bakit nagsusugat-sugat. Ngayon, wala na. Malinis na ulit yung balat niya. Tapos, guys, etong si Kona, may regla nga siya ngayon. Medyo magana yung puwerta niya. Ito yung ano, yung time na in-hit na siya. As in, nangangati na yung mga lalaking aso sa kanya. Ito nga, meron kaming isa pang aso sa baba. Si Umpyo. Hindi ko kasi nabibideo, nakakalimutan ko. Pero sobrang inaamoy lagi ni Umpyo yung ano niya, yung puwerta niya. Tapos parang aakma na papatong ganun. Pero hindi niya naman tuabot kasi sobrang late ni Kona. Halaka, halaka, halaka. Sige, sige. O yun, lagi sila naghaharutan sa labas. Kung
nakikita ko sa garahe namin, nagaharutan silang dalawa. So yun, kinakabahan ako baka mamaya makaisa si Umpyo. Pero yun, nababantayan naman namin. Tapos guys, ang napansin kong changes bukod dun sa namamagang puwerta. Nagiging itim siya, nagkakaroon ng itim. Nangingitim yung balat ng ano puwerta, ganun, yung paligid nangingitim, ganun. Ewan ko kung bakit. Si Macy din kasi ganun, na nagre-regla siya, yun yung napansin ko, nangingitim yung puwerta nila. Like, parang ano, balat, ganun. Tapos sa pagkain naman niya, wala naman ako napansin. Kumakain pa din naman siya, may gano'n siyang kumain. And guys, sa mga nagtatanong din, kung ilang beses ko silang pinapaliguan sa isang linggo, minsan, once a week lang. Kapag sinisipag, minsan, twice a week. Ganon, depende kung mabaho na sila. Pero guys, masama daw yun kapag laging nililiguan yung aso. As long as na hindi naman laging lumalabas ng bahay yung mga aso nyo, mga at least once a week na lang. Kasi yung natural oil daw nila is importante daw yun sa kanila. Tapos kapag laging pinapaliguan, masama daw yun guys. Lalo na guys, kapag yung shampoo ginagamit nyo is matatapang, like sobrang mabango yung amoy. Masakit daw pala yun sa ulo ng mga aso, guys. Ang ginagamit ko ngayon na shampoo is yung pinadala ng Pause and Play. Uubusin ko lang yun, tapos bibili na ako ulit ng Saint Rocher kasi sobrang mild lang ng amoy nun, guys. As in, huwag kayong bibili ng matatapang kasi sabi ng vet, masakit daw yun sa ulo sa mga aso. Tayo, bangong-bango tayo sa kanila, tapos sa aso natin, sasakit yung ulo nila. So, yun lang guys. Kung mayroon pa kayong mga tanong dyan, tatry ko sagutin. Kung mayroon pa kayong mga gusto i-suggest, i-comment nyo lang dyan sa baba and tatry natin yan gawin. So, yun lang guys. Tignan nyo. Nag-vlog ako. Hawak niya yung kamay ko. Aww. Ikaw nga, umahawak ang kamay ko. So, yun lang guys. Lika dito. So, yun lang guys. Bye! Bye!